Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. Isa na namang online lending na inuulan ng reklamo. So, bibigyan natin ng another review itong Cash Express. Wala ito silang lending app, pero mayroon po silang website kung saan doon po gagawin yung loan application. At makikita niyo po dyan sa inyong screen na nakalagay po ay 0% interest for your first loan. So talagang iniinganyo nito yung mga walang kamuang-muang pa pagdating po sa mga online lending. At kapag kayo po ay pumasok po dito, mahihirapan po kayong lumabas. After 10,000 ang pwede nilang ipautang sa iyo with 0% interest. Pero huwag kang magiging kampante dahil yung 0% interest ay good for 7 days lang po. At kung hindi nyo po na ibalik sa loob ng 7 days, mananagot po kayo. And then kung ibabalik nyo naman, marami sa inyo ang siguro hindi pa masyadong na pakinabangan yung pera, kaya umutang din po sa ibang ula or sa ibang lending para pambayad dito. So nagdoble-doble within 7 days, nagdoble-doble yung interest na babayaran nyo. Interest dito, kung hindi nyo sunod yung 7 days at saka doon sa inutangan ninyo. O, syempre, kung uutang ka sa ibang lending, malamang magla-lapse po yan. Lalo na pag due date mo bukas, tapos ngayon ka palang nag-a-apply, so ang disbursement minsan sa susunod na ano pa. Tapos ito, nag-incur na po ito ng interest kapag hindi nyo po ibalik sa araw mismo ng 7 days. Si Cash Express ay rehistrado din sa Securities and Exchange Commission. Oo, rehistrado sila. Pero hindi yan ang tanging basihan para masasabi natin na legal sila or legit na online lending. Kasi mayroon pa tayong tinitingnan yung, di ba sa tatlong factor, bukod sa factor number one na dapat rehistrado sa Securities and Exchange Commission, dapat po hindi po sila loan shark at dapat hindi din sila nang haharas at nananakot. So, sa factor number one, check po diyan si Cash Express dahil rehistrado sila sa Securities and Exchange Commission. Pero kumusta naman yung factor number two? Although, nagbibigay po sila ng promo. Pa-promo lang po nila ito para inganyuhin ang mga tao na gustong umutang sa kanila. Kaya, ang marketing strategy nila ay magbigay sila ng 0% interest. At alam nyo ba na ang mga online lending na nagbibigay ng 0% interest ay kinikilala natin dito sa Usapang Loan at Online Lending bilang mga super loan shark. Hindi lang loan shark, super. Ibig sabihin, angat pa sila doon sa mga sinasabi nating loan shark. Pagdating sa processing fee, mas mataas sila. Sa interest, mas mataas din sila. At very short lang yung term na binibigay nila. So yung 0% interest, gaya ng sinabi ko sa aking live, sa ibang mga video ko, baliwala po yun. Kasi once na nag-reloan po kayo, which is ginagawa talaga yan, 99% sa mga na-offera ng 0% interest, 99% nag-reloan talaga sila. Pero doon sa reloan, hindi nila iniisip na yung makukuha ni online lending doon sa reloan mo, pagdating sa processing fee at saka sa interest, ay bawing-bawi po yung first loan mo. Tapos, magiging successive pa yun. Kasi sa sobrang laki ng processing fee at laki ng interest, ang laki ng amount or ng halaga na hahabulin mo. Kaya, mangutang ka pa din. Lalo na kung ang sahod mo ay hindi sakto doon sa 7 days na binibigay nila or 14 days or 30 days. So, mahihirapan ka talagang magbayad sa iyong utang. Kaya, marami po ang nalagay sa alanganin dahil nga po doon sa laki ng interest at processing fees. Okay lang sana. Short term, tapos mabilis ang proseso, pero makatarungan din po sana yung interest at processing fee na hindi ka mababaon lalo sa utang. Ang mga online lending app at mga online lending na mga loan shark, pinawin ko lang, mga loan shark, ay mas lalong ipapahamak yung budgeting mo at yung financial status mo. For almost
or more than 5 years na. Ilan na ba? 5 years na ba, 'di ba? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, magsi 7 years na. Na nasubaybayan ko ang lahat ng mga online lending na lumalabas sa Play Store, sa website. Mabilang lang sa kamay yung mga online lending na talagang nakakatulong sa ating mga kababayang Pilipino. 99% po sa kanila ay hindi. Pag sinabing loan shark po, dapat po ay magiging red flag na yun sa inyo at huwag nyo na po sanang utangan. Kaso lang dahil sa matinding pangangailangan at nasubrahan sa excitement, yung iba hindi na pinapansin at hindi din nagre-research. Kaya napapahamak tuloy. So, si Cash Express ay loan shark pa din hanggang ngayon. Mula nang pinakilala natin siya dito sa ating YouTube channel. Bukod dyan, sa factor number 3, gumagamit po sila ng third-party collectors. Kapag kayo po ay hindi nakapagbayad sa due date or na-overdue po kayo, automatic po ipapasa sa collecting agency ang inyong mga information, personal information, at ang mga collecting agency or mga collectors ng mga ulan ay gagawa ng paraan para po kayo ay masingil, mabuti man yan or masama. So, unang-una, gagawin nila mabuting muna, pakiusap. Tapos kapag hindi po kayo nadadala, kasi ayaw nila po yung sabihin niyo na bukas na, next day or sa makalawa, ayaw po nila yun. Kailangan magbayad po kayo ngayon din. Ura mismo. So hindi po sila mapakiusapan. Kaya pag ayaw nyo pa rin, doon na. Haharasin kayo, haharasin mga contacts ninyo. Tatakutin kayo. Papahiya kayo. At pagbabantaan pa kayo. Ang lakas ng loob ng mga ula collectors na yan na gagawin ang mga masasamang salita sa inyo dahil po hindi natin sila kilala, hindi nyo po sila kilala. At yung mga pananakot nila, kasama doon ipapablocklist ka sa mga government agency like NBI, PhilHealth, Pag-ibig, PCSS, pero walang katotohanan yan. Hindi din daw po kayo pwede mag-abroad. Wala din katotohanan yun. Sumbong daw kayo sa barangay, magharapan kayo sa barangay, hindi din totoo yun. O manghahatak daw sila ng mga gamit sa bahay ninyo, hindi rin totoo yun. Gawa ng pamumuwersa nila, kung ano-ano na lang sinasabi nila, para talaga kayo ay guluhin. At dahil sa mga, siyempre, hindi kayo sanay, maaaring mag-breakdown. Hindi na kayo mapakali, magkakasakit, depression, stress, at kung ano-ano pa. Pero, ang maipapayo ko lang sa inyo, huwag masyadong seryosohin yung mga nanghahara sa inyo dahil ginagawa po nila yan for the sake of yung utang ninyo. Yung pera na maaaring kikitain nila mula doon sa pagsingil sa inyo. So, si Cash Express ay until now, data privacy violators pa rin at nanghaharas ang kanila mga collectors, nananakot ang mga collectors nila at namamahiya ang mga collectors nila. Lahat ng mga numbers na nasa phonebook ninyo ay makakatanggap ng mga text messages laban sa inyo. Babalikta rin po, sisirain po kayo. Kaya marami din po ang maniniwala, lalo na yung mga inusinti din at walang kalam-alam sa mga online lending app niyan. Kaya mag-ingat po tayo. Please like and share sa video na to para marami pong makakaalam na si Cash Express ay hindi po talaga nakakatulong, kung hindi tutulungan kayong ibaon sa utang, guguluhin ang buhay ninyo at masira ang budgeting ninyo. Huwag po kayong maniwala sa mga advertisement nila dahil po mga misleading po ang mga thumbnail na ginagawa nila ng mga IT nila para lang po kayo ay maingan yung umutang, which is hindi naman talaga yun ang totoong mangyayari. Lalo na itong 0% interest, baliwala po yan. Dahil sigurado po, magre-reloan talaga kayo kapag kayo po ay umutang sa kanila. Lalo na 7 days lang po ang bibigay nilang term. So, mahihirapan kayong habulin yung amount na yun. Kaya uutang pa din kayo. At mababaon na, umpisa na po yun sa pagkabaon ninyo sa utang. So, shoutout sa lahat ng ating mga viewers. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. Usapang loan at online lending. Ang lahat ng mga subscribers natin, maraming salamat po sa walang sawang suporta at higit sa lahat sa aking mga members. Salamat at more blessings po sa inyo. Kung kayo po ay may gustong reviewin natin, although karamihan ay nagawa na natin ng review, i-comment nyo lang po
ang pangalan ng online lending sa video na to or sa kahit saang video namin para po magawa natin ng review or re-reviewin natin muli. Salamat, hanggang sa muli. Paalam.